local transmission of this thing. Ngayong gabi, isa na namang bagong yugto ang magsisimula. Mula sa pinakamalaking audition sa kasaysayan ng Big Brother, magbubukas ang pinto ng aking bahay para sa bagong henerasyon ng housemates na galing sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito na ang takdang panahon para muling kumonek sa isa't isa. Isang teleserye ng totoong buhay sa bagong normal na panahon. Hello, Philippines! Yes, ito po ang Pinoy Big Brother. At matapos nga po ang isang taon, 6 na buwan at 19 na araw, magsisimula na ang ating unlimited day and night experience. Mayroong matanda. Meron ding mas bata. Aking ay sanay sa ginhawa. Ang iba ay sinubok ng hirap. Merong mga itsura ang kanilang puhunan. Pero para sa iba, karakter ang kanilang alas. Lahat sila magsasama-sama sa iisang bahay para sa once-in-a-lifetime unlimited experience. Ay po kuya, binibigyan ko po ng 2 points si Jobs TV kasi madalas po hindi po namin siya nakikita lalo na pag nakadikit siya sa dingding kasi masyado po siyang maputi. Tsaka 1 point po kay Veshe Eds kasi kulang na yung weekly budget namin pero naghahanap pa rin po siya ng turon. Gustong gusto niya po ng turon. Palagi pong turon. Yun po kuya. Big Brother, bibigyan ko ng 2 points si Jetro Pai kasi wala na po siyang daliri kasi na-injured po yung daliri niya at na-aksidente. So, din na po niya magamit yung mga kamay niya sa pang pleasure use sa sa sarili niya at wala na rin kwenta. So, kailangan niya na po magpagaling sa labas ng bahay niyo. Kay JM naman po, 1 point dahil masyado na po siyang maluwang. Wala na rin pong time sa bahay nyo. Lagi nilang sasarili. At tanggap lang ng tanggap ng pleasure sa ibang tao. So, nanggagamit lang po siya ng tao ngayon. So, ayan po. Deserve na po nila umalis sa bahay ninyo. At hindi na po niya kami kailangan. Maraming salamat po kuya. Yun po yung boto ko for tonight.
Hello po kuya. So, bibigyan ko po ng 2 points si Tito Bong Jetro Pai. Dahil masyado na pong masakit yung tenga ko, kakaparinig ng kanta niya ng The Day You Went Away ng M2M, na akala niya ay napakaganda sa pandinig. Sobrang sakit na po ng tenga ko, kakaulit-ulit na lang ng kakapakinig sa kanya ng kantang yan. At binibigyan ko naman po ng 1 point si Yu Chan, dahil masyado siyang clingy kay Christian. Tapos pag pinagsabihan po namin siya, sasabihin niya na okay lang daw, pero magagalit po siya. So dadaanin niya na lang po sa pagsaing ng madaling araw, kahit na alas stress ng madaling araw pa to. Hi Big Brother, so for 2 points, bibigyan ko ng 2 points si Eduardo. Because he has this very weird skincare routine. Gumagamit po siya ng gaw-gaw sa kanyang face, and it's so weird. Every time I see him every night, he looks so weird. He looks like a monster. So, minsan nagugulat ako. So, 2 points for him. It's so ew to look at him with the gaw-gaw or skincare routine. And it stinks. Ang amoy, it's so distracting. So, for 1 point, bibigyan ko naman ng 1 point si Yu Chan. Kasi she smells like coconut. She stinks also. So when we are talking to each other, I can smell the coconut from her, because that's what she's using. That's what she's been using, she said, for a while, for her face to make it more soft, she said. So I don't know, so weird, and she stinks a lot, and because she smells like coconut, so 1 point for her. Coconut. Hello po kuya. 1 point po para kay Eds, kasi po nagiging maarte na po siya sa ulam. Siya na nga po itong nilulutuan eh. At 2 points naman po para kay Jobs, kuya. Kasi po, halos lahat na lang po napapansin niya. Gaya nga po sabi ng iba, basher ko siya sa lahat. At minsan po, pag gumagawa po ako ng papaya smoothie, mas marami po yung kanya. Sabi nga niya po, isa daw po kasi yun sa skincare routine niya. Tignan niyo po kaya po yan sa sobrang kaputian niya. Dahil sa paggamit niya po ng papaya. Yun lang po kuya. Sige po. Ang hirap naman po pumili kuya. Pero binibigay ko po yung 2 points ko kay Christian 91. Kasi po, alam ko po na magaling po siya sa lahat ng tasks. And siya po yung magiging threat para sa akin, para makasama po ako sa Big Four. And pagdating naman po sa mga tasks, nakaka-pressure po siya para sa amin, kasi lagi niya pong ginagalingan sa lahat, pati sa photoshoot, sa sayaw, pati po sa pagkanta. So alam ko po na paglabas niya ng bahay niyo ay may karir na po siya sa labas. At binibigay ko na po yung 1 point po para kay Provinciana Ilocana, kasi po sa lahat po ng housemate, siya po yung pinakamatagal mag-comply. And nakakainis lang po, at saka nakakainit ng ulo yung mga mannerism niya, na pagtagilid ng leeg, saka yung pag-opa-opa niya, yun lang po. And ang tagal niya pong magsalita, kasi magpo-post po muna siya ng mga 10 seconds bago po pa siya magsalita ng mga sasabihin niya. Yun lang po kuya.